bakuna mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ang pabatid na ito ay hatid ng pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa, City Health Office, CDRRMO at ng City Information Office. 94.3 DWIZ Palawan. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Ruth Rodriguez at Nico Mendoza. Mga tangay, ang oras, alas 6 ng umaga. DYPR, balita sa umaga. Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, Lunes, November 22, 2021. Narito na ang mga pangunahing balita na dapat yung abangan ngayong umaga sa DYPR Balita. Headlines. Puerto Princesa City, isa sa ilalim na sa Alert Level 2 status mula ngayong araw. Headlines. Suspended Mayor Mary Jane Feliciano, hindi pa rin sinasagot ng ombudsman sa apila ng kanyang suspension. Headlines. Suspect sa pananaksak sa gwardiya ng J Marketing sa lungsod, sumukul sa City Anti-Crime Task Force. Headlines. Organizer ng Pink Caravan sa Puerto Princesa nagpasalamat sa mga sumama sa kanilang aktibidad noong Sabado. Headlines. Sa police report, wanted, huli sa Cuyo at tatlo, huli naman sa Tupada sa Batarasa, Palawan. Headlines. Sa showbiz balita, John Lloyd Cruz bumalik ng El Nido. Headlines. Sa ating balitang good vibes, walong samahan ng mga kabataan sa Palawan binigyan ng pondo para magsaka. Headlines. Abangan ang detalye ng mga balita makalipas lamang ang ilang sandali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express, pero padala. Boy, matuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure, ma'am. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Walay hasol. Ipalawan mo na. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Hanap mo ba ang negosyong pandemic-proof? Dito ka na sa iFern. Sila lang naman ang nasa likod ng mga produkto gaya ng Fern D, Fern Active, Milka at Aurora Beauty Products. Wala kang talo palawenyo dahil bukas na ang business hub nila sa Puerto Princesa at siguradong babalik ang investment mo. iFern promotes health, wellness and financial freedom. Visit iFern Palawan at SJD Building, San Pedro Highway, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City. Call or text 0977-673-4929 or 0917-322-3787. Mga kababayan ko sa Southern Palawan, 2nd District, ako po si Engineer Nelson Gabayan, isang licensed geodetic engineer at nakatira sa Birong, Quezon, Palawan. Magmula 1995, nandito na ako sa Palawan bilang contractor ng Department of Agrarian Reform, DAR, Department of Environment and Natural Resources, DNR. Isusulong ko ang economic development, education, health, and sport. Unity above all, pagkakaisa sa lahat. Katutubo ka man, Muslim, Kristiyano o Lumad, importante tayo ay magkakaisa. Magkakaisa tayong harapin ang lahat ng problema at sama-sama tayo sa lahat ng laban at hamon ng inaharap. Ako po ulit si Engineer Nelson Gabayan, kasama ang buong pwersa ng Team NM Gabayan at Servisyong Palawenyo ay inialay ang aming buong lakas para sa ikaunlad ng ating lalawigan. Engineer Nelson Gabayan po, ang gabay sa kinabukasan. DYPR Balita sa Umaga. 5 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Sa detalye ng ating mga balita, Puerto Princesa City, isa sa ilalim na sa Alert Level 2 simula ngayong araw, November 22. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. DYPR Balita.
Tuloy na ang pagsasailalim sa lungsod ng Puerto Princesa sa Alert Level 2 status mula ngayong araw, November 22. Ito ang kinumpirma ni City Interagency Task Force Spokesperson Attorney Norman Yapa sa pakikipag-ugnayan ng DYPR News. Ang kumpirmasyong ito ay kasunod rin ng anunsyo ng national government sa pamagitan ni Cabinet Secretary at Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles na inaprobahan na ng National IATF ang implementasyon ng Phase 4 ng bagong COVID-19 Alert Level System sa buong bansa. Dahil dito, inaasahan na ang mas maluwag na quarantine protocol sa lungsod at pagbubukas ng iba pang establishmento tulad ng entertainment bars, recreational venues, fitness gym, cinema at iba pa, pero dapat ay fully vaccinated individual sa mga staff at masusunod pa rin ang minimum public health protocols. Ito ay base sa inilabas na guidelines on the nationwide implementation of Alert Level System for COVID-19 response as of November 18, 2021 na nakapost sa Facebook page ng Office of the Presidential Spokesperson. Samantala, ngayong hapon naman ay nakatakdang magpulong ang City Interagency Task Force para pag-usapan ang bagong guidelines na ipatutupad sa lungsod ng Puerto Princesa kaugnay sa quarantine status ng lungsod na magsisimula nga ngayong araw na ito, November 22. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat, Chris Barrientos. Suspended Brooks Point Mayor Mary Jane Feliciano, hindi pa sinasagot ng ombudsman kaugnay sa kanyang apila sa kanyang suspension. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR Balita. Malaki no ang nakaharang sa tanggapan ng ombudsman na nagbaba ng suspension kay Mayor Mary Jane Feliciano, kaya hindi pinapansin na ang apila sa kanyang suspensyon. Ayon kay Mayor Feliciano, ilang buwan na ang nakaraan pero tila walang plano ang ombudsman na sagutin ang kanilang apila, kaya naman hindi sila makapunta sa Supreme Court anuman ang maging desisyon ng ombudsman sa apila nito. Iba na umano kapag ma-influensya ang mga taong nasa likod ng kanyang suspensyon, bukod pa sa para o pera ang nakikita nitong dahilan na kaya nanatiling tahimik ang ombudsman sa kanyang apila. Bagmat hindi pa rin umano sila nawawala ng pag-asa na sa kabila ng tila panggigipit sa kanya ay makukuha din o makakakuha din siya ng sagot at makakabalik bilang mayor sa nanitirang buwan na bago ang halalan sa susunod na taon, kung saan hindi naman ito isusuko at ititigil ang laban para mabawi ang naunang mayor's permit na illegal na naibigay umano sa ipila na mining. Tuloy-tuloy umano ito, hindi sila aatras hanggang sa matapos ang kanilang pakikipaglaban at hindi maubos ang kakahuyan sa kanilang bayan sa Brooks Point, Palawan. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat, kasamang Romy Luzares. Suspect sa pananaksak sa gwardiya ng J Marketing sa lungsod, sumuko sa City Anti-Crime Task Force. Ang detalye ng balita, hatid ni Chris Barrientos. DYPR Balita. Hawak na ng pulisya ang suspect sa panaksak at pagpatay sa gwardiya ng J Marketing sa Rizal Avenue, lungsod na ito, noong November 1, matapos i-turn over ng City Anti-Crime Task Force ang kustodiya nito sa City PNP Station 1 sa tulong ng dating opisyal ng Barangay Santa Lourdes, kusang sumuko kay City Information Officer at City Anti-Crime Task Force Director Richard Ligad ang suspect na nakilalang si Roland Dante nitong madaling araw ng Linggo, November 21. Ayon kay CIO Ligad, sa kanilang pag-uusap ay sinabi ng suspect na gusto na itong sumuko dahil sa pinabagabag nito ng kanyang konsensya matapos masangkot sa isang krimen sa Rizal Avenue, particular na sa J Marketing. Idinitalya rin anya ni Dante ang buong pangyayari at sinaking sumuko ito sa City Anti-Crime Task Force dahil sa pangamba sa kanyang kaligtasan. Tiniyak naman niligad ang seguridad dito hanggang sa may turnover ang suspect sa City PNP Station 1 at silang may hawak sa kaso na naisampa na rin sa korte. Base naman sa video na mula sa City Anti-Crime Task Force, mapapanood ang pag-amin ng suspect sa kanyang ginawa sa gwardiya na si Jesse Mampaya. Sa huli, ipiniliwanag din ni CIO Ligad sa suspect na anuman na naging salaysay nito ay kailangan pa rin itong panumpaan sa pulisya at sa harap ng kanyang abogado dahil sa ang kaso nga ay naisampa na sa korte. Samantala, nagpapasalamat naman si Ligad sa pagtitiwala ng suspect sa kanya at sa City Anti-Crime Task Force at sinabing ang ginawa nitong pagsuko ay makatutulong ng malaki sa pagresolba sa kaso at pagbibigay ng hustisya sa biktima.
Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat, Chris Barrientos. Committee on Environment sa Provincial Board, wala pang comment sa maling proseso ng Mayor's Permit ng ipilan Nickel Mining Corporation. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR Balita. Sa kabila ng narinig na ng Committee on Environment ni Board Member Alberto Rama ang usapin ng pagbibigay ng Mayor's Permit sa ipilan mining na may pagkakamali at base na rin sa mga kwento at sila siya na kanilang nakaharap sa nakaraang pagdinig ay hindi pa sila makapagbigay ng komenta sa bagay na ito kahit na ang mga ebidensya ay hawak na ng Committee on Environment na nagsasabing ang mga supporting documents ng pagbibigay ng Mayor's Permit ay hindi legal o kaya ay gamit na at matagal nang gamit ang ibang mga resolusyon ng pagsuporta sa Mayor's Permit. Ayon kay Board Member Rama, kailangan nilang makaharap mismo ang acting mayor ng bayan ng Brooks Point at ang Ipilan Mining para patas ang magiging pagdinig at anong masasabi nila sa resulta ng naunang pagdinig dahil ang mga ito ang magpapatunay kung paano ang sitwasyon na at paano ang ginawang proseso nito sa usapin nito. Hindi naman umaasa ang Provincial Board na agad na tutugon dito ang acting mayor ngayon ng Brooks Point na haharap sa kanilang committee sa pagpapatuloy ng pagdinig. Bagamat patuloy umano nila itong iimbitahin at iimbitahin na hanggang sa humarap sa Committee ng Environment ng Sanggunian Panlalawigan at maging ang Ipilan Mining na humihingi ng pinaka-topic kung ano ang pag-usapan at anong sasagutin nito sa committee hearing ng environment dahil hindi daw sila darating sa pagpupulong kung hindi magbibigay ang Sanggunian Panlalawigan na ng pinaka-topic na sasagutin lamang nila at doon lamang iikot ang kanilang pagpunta sa Sanggunian Panlalawigan na para sa Committee ng Environment malabo dahil sa nakasaad naman na dapat sagutin naman ito ang lahat ng meron sa kanilang proseso ng mga papeles para makapaghina at mismong sa lugar kung may ginagawa na bang pagmimina ang mga ito. Ang lahat daw naman ito ay masasagot kapag humarap na ang dapat na makaharap ng Sanggunian Panlalawigan sa usapin ng Mayor's Permit na ikipinagkaloob ng Acting Mayor Jorgeline Quezon at ang Ipilan Mining Corporation na kung saan hindi pa nagtakda ng panibagong pagdinig dito dahil sa wala pang kompirmasyon na kung kailan pwedeng makaharap ang dalawang inaantay dahil kung magsiset umano sila ng panibagong pagdinig at hindi naman darating ang mga ito ay wala pa rin mangyayari dahil nauna nang nakaharap ang mga naimbitahan sa iba't ibang sektora na una nang humarap mula kay mula sa NCIP at iba pang mga dapat na pagbigay ng paliwanag sa usapin na ito. Romy Luzares para sa DYPR sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat kasamang Romy Luzares. Organizers ng Pink Caravan sa Puerto Princesa nagpasalamat sa mga sumama sa kanilang aktibidad nitong Sabado. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. DYPR Balita. Idiuturing na tagumpay ng supporters ni Vice President Lenny Robredo sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan, ang ginanap na Pink Caravan itong Sabado ayon kay Edna Abis ng Team Lenny Palawan. Malaki ang pasasalamat nila sa lahat ng sumama sa motorcade na umikot sa mga paunahing lansang ng lungsod na nagpapakita ng kanilang pagmamahal at suporta sa laban ng Vice Presidente. Hindi rin anya nila inaasa na mas marami pa ang sasama sa caravan dahil magpas ito sa kanilang pagtataya base na rin sa mga individual na nagpag-ugnayan sa kanila sa pamagitan ng Facebook page hanggang nitong nakaraang Biyernes. Paliwanag nito, marami rin kasi anya ang nakita nilang humabol pa sa Pink Caravan na mula pa sa Southern Palawan sa kalagitnaan ng kanilang motorcade. Sinabi pa ni Abis na sa susunod na buwan o ngayong Disyembre ay posibleng maulit ang nasabing motorcade dito sa lungsod ng Puerto Princesa at Palawan at sa pagkakataong ito ay inaasahan nila na personal lang makakadalo at makakasama si Vice President Robredo. Para naman sa ibang supporters ni Robredo, hindi na mahalaga sa kanila ang numero ng mga sumama sa nagdaang caravan dahil hindi naman anila ito ang basehan ng mga boto bagkos ay nais lamang na ipakita ang kanilang pagsuporta sa kanilang leader na pinaniniwalaan.
Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat kasamang Chris Barrientos. Ang ibang detalye ng mga balita, abangan sa aming pagbabalik. Kung pintura ang hanap, isa lang ang siguradong dapat niyong puntahan, Colors Paint Center. Sila lang naman ang exclusive distributor ng Rain or Shine Elastomeric Paint sa Palawan. Meron din silang mga construction materials tulad ng metal paint, automatic acrylic polyurethane paint, skin coat liquid, skin coat powder, steel fabrication and cement, wall coat products, enamel and latex paint. Lahat yan sa mura at abot kayang halaga dahil SRP ang presyo sa Colors Paint Center. Matatagpuan sa Unit D, DCRM Square, tabi lang ng Land Bank, along National Highway, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. For details, contact 0917-160-3610 and 0967-190-6241. Mahalaga na ang iniinom nating tubig ay malinis at ligtas. Isang dekada na nagbibigay ng dekalidad, ligtas at best tasting water gamit ang best at latest filtration, softening at disinfection process na certified at pumasa sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya saan ka pa? 5 Aces Water Refilling Station. Matatagpuan sa number 5 Bacoma Street, Barangay Milagrosa, Puerto Princesa. For delivery, contact 0939-916-6329 at 0928-471-8478. Maglilingkod sa inyo mula Lunes hanggang Sabado para sa malinis, tigalidad na tubig. Mag 5 Aces Water Refilling Station na. Owned and operated by Arnold Beaton. Nais mo ba ng extra income ngunit problemado ka sa pwesto at puhunan? Rikers Wholesale Clothing Palawan, ang negosyong swak para sa mga nais magnegosyo ngunit walang kakayanang mamuhunan ng malaki. Hindi mo rin poproblemahin ang delivery ng items mo dahil kami na ang bahala dito. Hassle-free business, di ba? Kung ikaw ay interesado, maaari kaming tawagan sa 0977-216-3066 o bisitahin ang aming Facebook page, Rikers Clothing Wholesaling Palawan Supplier. Ako po si Epitacio G. Ilao, nagnanais kayong paglingkuran. Narito ako upang tulungan at ibango ng ating mga kababayan na nawalan ng hanap buhay itong pandemya. Sa pamamagitan ng pagbubukas muli ng turismo at iba pang pangkabuhayan, tutulungan din natin ang ating mga kabataan na siyang pag-asa ng bayan upang sila ay malayo sa maling landas at matutok sa mga palakasan. Mabigat ang pinagdadaanan nating lahat itong pandemya. Kung ibibigay niyo sa akin ang inyong buong suporta, hindi ko po kayo bibiguin. Buong puso kong yayakapin ang pananagutan ko sa inyo at ang pagiging isang tagapaglingkod. Ako po muli si Epitacio G. Ilao, nagnanais paglingkuran ang ating mahal na lungsod ng Puerto Princesa. Maraming salamat po. DYPR Balita sa Umaga. 18 minuto makalipas ang alas 6, sa ibang balita pa, pinasinayaan noong Biyernes, November 19, ang Magtayob Water System Water Supply System Project sa Barangay Bunog sa bayan ng Rizal. Ang water system project ay naghahatid or maghahatid ng ligtas at malinis na inuming tubig sa 4 na barangay ng Bunog at Iraan sa bayan ng Rizal at Barangay Kinlogan at Kalumpang sa bayan naman ng Quezon, kung saan naninirahan ang mataas na porsyento ng mga katutubo. Umaabot sa 17 million pesos ang pondo ng proyektong ito para sa dalawang munisipyo. Samantala, sinagot naman ng pamahalang panlalawigan ng Palawan ang lahat ng technical assistance at pagbuo ng disenyo ng proyektong patubig. Nakakapaloob sa technical assistance ng pamahalang panlalawigan ang libreng pagsasagawa ng feasibility study, engineering designs at supervision sa proyekto. Ganon din ang pangangasiwa sa kabuuang documentation. Ang Magtayob Water System Project ang ika-58 proyektong patubig na binuksan sa ilalim ng administrasyon ni Governor Jose Alvarez at Vice Governor Dennis Socrates na solusyon sa dinaranas na kakapusan sa supply ng malinis na tubig sa bayan ng Rizal. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 6 na water system sa bayan ng Quezon at 2 water system naman sa bayan ng Rizal. DYPR Balita. Police Report. Sa ating police report, wanted huli sa Cuyo at 3 huli naman sa Tupada sa Batarasa, Palawan. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Police Report.
Arestado ang frustrated homicide wanted sa barangay o sa barangay Lungsod, Cuyo, Palawan na kinilalang si Ruel Palaya sa 65 anyos sa may asawa sa barangay Lungsod, Cuyo, Palawan. Areso ang suspeka ng Cuyo PNP sa bisan ng warrant of arrest na ibinaba Judge Pastolidad Rodriguez Cayetano, presiding judge ng Regional Trial Court Bench 49 na Puerto Princesa City, Palawan sa kasong frustrated homicide. Kung saan walang nabanggit na piyansa sa pansamantala nitong kalayaan na nakakulong ngayon sa Cuyo PNP. Samantala, huli naman sa tupada sa Barangay Buno-Buno, Batarasa, Palawan, ang tatlong sabungero na kinilalang sina Nelson Narasid, Marlon Solas, Roddy Ikram at isang alias Bayoga na nakatakbo matapos madiskubre ng PNP ang kanilang ginagawang tupada o sabong. Nagsasagawa mano ng pagpapatrolya ang Batarasa PNP ng mamataan ang grupo ng mga motorsiklo at tricycle na nakaparada sa tabi ng kalsada at matapos i-check ang pag-iipon-ipon ng masasakyan doon na diskubre ang tupada o sabong ng maito kung saan nagsulasan ang iba pang mga nakisabong na recover sa lugar ng sabong ang dalawang sasabuing manok at dalawang sugatan na manok na parabong kasama ang iba pang magamit sa sabong tulad ng tari, pera at iba pa. Romy Lozares para sa Duwe Pierang, una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat kasamang Romy Lozares. Ang balitang showbiz at balitang good vibes abangan sa aming pagbabalik. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express, Pera Padala. Boy, matuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure, ma'am. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Wala hasol. Ipalawan mo na. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. I love you, mi amor. Gitem, ti amo. Sarayo, asyitiro. No matter how you say it with love. Express your love. Express it with Recuerdo Gift Surprise Delivery from flowers, bouquets, chocolates, and more. Located at Calle Ana Lanzana Subdivision, Libis Road, San Pedro, Puerto Princesa City. Recuerdo Gift Surprise Delivery, only managed by Mariel K. Gabo Orlido. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Visit their website at www.surprisegift.ph or their Facebook page, Recuerdo Gift Surprise Delivery. You may also call it text at 0966-932-4602. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Let them feel your love. DYPR Balita sa Umaga. Showbiz Balita. Sa ating Showbiz Balita, John Lloyd Cruz bumalik sa El Nido. Ang Showbiz Balita hatid ng Showbiz Insider, Joel Contrevida. Showbiz Balita. Ang El Nido para sa episode ng Kapuso Mo Jessica Soho kagabi. Ikinuwento nito ang pamumuhay niya ng simple sa El Nido. Ang pagkakapadpad niya doon ay malalim daw ang naging bahagi nito sa kanyang buhay. Sabi niya nakitira lang siya sa may-ari ng sa bahay ng may-ari ng property na binili niya. Dinala na rin daw niya ang anak niyang si Elias dito at ito raw ang buhay na gusto niya ipakilala sa anak, ang malapit sa nature. Isa sa pinagmalaki ni John Lloyd na ginagawa niya sa El Nido ay ang paglalakad na hindi niya dati ginagawa sa kanalakiang buhay sa Maynila. Nagbigay rin ng reaction si Lloydie hinggil sa pagpapakasal ng kanyang ex si Ellen Adarne. Anya, maingat siya sa aspetong ito dahil na rin ina pa rin ang anak niya ang aktres. At sincero naman daw siya sa pagbati nito sa pag-aasawa nito na maging masaya siya. Sa huli ay nag-agree si Lloydie kay Jessica na ikalawang tahanan niya na ang El Nido. Isang sitcom ang gagawin na aktor sa GMA bilang Kapuso. Joy Contribida para sa DYPR ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Balitang Good Vibes. Sa ating Balitang Good Vibes ngayong umaga, walong samahan ng mga kabataan sa Palawan ang napabilang sa Young Agribiz Awardees bilang nakatanggap ng paunang pondo para magsaka. Bahagi ito ng programang Young Farmers Challenge Fund na may layunin itaguyod ang food security at hikayatin ang mga kabataan na magtanim at magsaka.
Ang 8 samahan ay kabilang sa 47 na samahan sa buong Mimaropa na nabigyan ng pondo ng Kabataang Agribis Competitive Grant Assistance Program ng nasabing NGO group. Patuloy nilang minomonitor ang performance ng mga samahan at may chance na mabigyan uli ng panibagong pondo sakaling pumasok sila sa top 3. Ilan sa mga grupong ito ay may Zeya Masaya sa pagsasaka, Corn Project sa Aborlan, may mga pag-aalaga rin ng kambing at baka maliban sa pagtatanim. DYPR Balita. Sa mga liyagag limog ko yun noon, Amos, madal kita ko yun noon, ituturo ka na to ni Ryan Ibanez. Amos, madal kita ikaw yun noon. Mayad nga daw kanilang tanan mga tangaybog, titinaig mga kurang-kurang. Ako yun nung tangay nga si Ryan Ibanez, ang indong katabid sa tangpagadali lingwain ko yun noon. Ang opisyal ng lingway ay ang probinsyang Palawan. Sadlo nga dyan, bisarang pinun nga tangadalan, mamanang Gipus. Ang Gipus, mamanang tawag sa isang ayot nga mamangkay tiyan sa paneng o grupo. Sa Tagalog, ang Gipus ay maaaring katumbas ng bansot sa isang grupo ng mga hayop. In English, Gipus is runt or the member which is significantly smaller or weaker than the others. Tagamitin ta sa tungtultulanan ang bisarang Gipus. Ang Gipus sa mga paindang mamanangin taw kanakin. Mga tangay ka dengag tagag manta, igamitong tatang lingwain ko yun, dyan nung tangay Ryan Ibanez, mayad nga dlaw kaninong tanan, amlig. Amos, madal kita, ikaw yun nun. DYPR Balita Weather Report. Sa ating ulat panahon, asahan ang paglakas ng Northeast Monsoon o amihan ngayong araw at makakaapekto ito sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Wala pa tayong sama ng panahon na makikita ngayong araw maliban lamang sa mga isolated rain shower dahil sa localized thunderstorm. Sa kabuuan, ang Palawan ay makakaranas ng maaliwalas na panahon. Ang temperatura ay maglalaro ng 27 hanggang 32 degrees Celsius sa Calayan Island, habang ang Puerto Princesa, Coron at buong Calamianes ay 25 to 32 degrees Celsius ang mararanasan. Ligtas naman ang ating karagatan sa anumang sasakyang pandagat at walang gale warning para sa baybayin ng Palawan. Sumikat ang araw alas 6 ng umaga at lulubog ito alas 5:24 ng hapon. DYPR Balita. Good morning, Teacher Lance Aldrin Ajon at Jaan sa Bayan ng San Vicente. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Yan ang pangkabuuan ng mga balitang aming nakalap ngayong Lunes ng umaga. Hanggang mamayang tanghali, ako po si Ruth Rodriguez. Maganda umaga. Ako si Nico Mendoza Tan at yan ang DYPR Balita sa umaga. Inyong napakinggan ang DYPR Balita. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Hanggang mamaya, dito sa DWIZ 94.3 Palawan.